Doon sa karangalan ng Nuestra Señora del Pilar. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Amang mapagmahal, papuri at pasasalamat ang aming inihahandog sa iyo sa mga biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin. Tunay na pinadarama mo sa amin ang iyong wagas na pagmamahal sa paghahandog sa kaisa-isa mong anak upang kami ay maligtas. Kasabay nito ang pagbibigay mo sa amin ng isang ina na aming masasandigan at aming matutularan sa pagiging tunay na Kristiyano. Hayaan mong maihandog namin ang aming pagsisisi, pagbabayad-puri at mga pagsusumamo sa pamamagitan ng pamamanata na ito sa aming pintakasi, ang Nuestra Señora del Pilar. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa matamis na ngalan ni Jesus kasama ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga panalangin ni Mariyang aming Ina. Amen. Panalangin ng pagbabalik loob. O Amang mapagmahal, sa pamamagitan ni Maria, Nuestra Señora del Pilar, pawiin mo sa aming isip ang paggawa ng masama sa kapwa at ang mga masasamang nasa. Tinatanggap namin ang aming sala ng buong katapatan at humihingi kami ng awa at patawad. Isinasamo namin kami sana'y magbagong loob. Tulungan mo kaming igalang at mahalin ang aming kapwa nang walang hinahangad na papuri at ganti. Naway magdulot ang panalangin ni Maria ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin ng papuri at pasasalamat. O mapagpalang Ama, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sapagkat sa pamamagitan ng pagbubukas mo sa amin ng pintuan ng kaligtasan ay ipinagkaloob mong magkatawang tao si Jesucristo na aming mananakop sa pamamagitan ng pagtugon ni Maria ng Fiat na may kababaang loob. Ay nanahan din sa amin ang Espiritu Santo. Ipinagbubunyi namin ang Inang Birhen, Ina ng Diyos, ipinaglihing walang sala, iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa, at itinampok na reyna ng langit at lupa. Buong galak at pasasalamat, ipinagbubunyi namin siya bilang ina ng simbahan at ina naming lahat. Purihin ka poong Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng pagsusumamo. Makapangyarihang Diyos, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin na sa pamamagitan ni Maria, ang Reyna at Ina na nagpapatatag ng pananampalataya, kami nawa ay makasumpong ng lakas sa pamamagitan ng buhay ng iyong anak na si Jesus. Ang ating itutugon, Nuestra Señora del Pilar, ikaw nawa ang maging lakas at ligaya namin sa tuwina. Nuestra Señora del Pilar, ikaw nawa ang maging lakas at ligaya namin sa tuwina. Maria, Reyna ng mga Apostol, papag-alabin mo ang puso naming mga binyagan. Naway bahaginan namin ang tunay na pananampalataya ang mga dibinyagan at palakasin ang loob ng kapwa namin mananampalataya, aming iniluluhog. Nuestra Señora del Pilar, ikaw nawa ang maging lakas at ligaya namin sa tuwina. Maria, patnubay naming mga Kristiyano, matanto nawa namin na ang Eukaristiya ay siyang mabisang lakas na makapagpapalago sa simbahan at sa aming lipunan, aming iniluluhog. Nuestra Señora del Pilar, ikaw nawa ang maging lakas at ligaya namin sa tuwina. Maria, Birheng Kalinis-Linisan, patnubayan mo ang mga mag-asawa, ang lahat ng naghahanda sa pag-iisang dibdib, at sampu na mga tinatawag sa buhay di pag-aasawa, naway maging malinis ang kanilang buhay at mapaglabanan ang mga tukso laban sa buhay at pag-ibig, aming iniluluhog. Nuestra Señora del Pilar,
Ikaw nawa ang maging lakas at ligaya namin sa tuwina. Maria, takbuhan naming mga makasalanan. Bigyan mo kami ng tapang upang aminin ang aming sariling pagkakamali. Akayin mo kaming magbalik loob sa Diyos at makipagkasundo sa kapwa. Aming iniluluhog. Nuestra Señora del Pilar, ikaw nawa ang maging lakas at ligaya namin sa tuwina. Maria, Reina ng Kapayapaan, pagbuklurin mo kaming lahat sa diwa ng pagmamahalan, pagpapatawaran, pag-unawa at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Aming iniluluhog. Nuestra Señora del Pilar, ikaw nawa ang maging lakas at ligaya namin sa tuwina. Ngayon ay matahimik nating banggitin sa sarili ang ating mga kahilingan at adhikain sa tulong ng mga panalangin ng Nuestra Señora del Pilar. Sabay-sabay po tayo. O Inang Maria, Nuestra Señora del Pilar, ikaw nawa ang aming maging kaligayahan at lakas sa araw at gabi, kung paanong pinasigla mo ang mga unang Kristiyano. Gayon din naman, tulungan mo kami sa aming pangangailangan. Pamalagiin kaming tapat sa kalooban ng Ama, pag-isahin sa iyong anak na si Jesus, at panatilihin bukas sa Espiritu Santo. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa Nuestra Señora del Pilar, magsilhot po ang lahat. O Inang Maria, Nuestra Señora del Pilar, itinatalaga namin sa iyo ang aming bansa at ang lahat nitong mga mamamayan, lalong-lalo na ang aming Kristiyanong mag-anak at kabataan. Iniaalay namin sa iyo ang aming buong sarili at ang lahat naming pag-aari, habang kami nagsusumikap na gawin ang kalooban ng iyong anak. Itinatalaga namin sa iyong makainang pagkalinga ang aming mga mithiin at ang aming mga pagsisikap na bigyang halaga at kaganapan ng aming buhay kay Kristo na iyong anak. Amen. Panalangin para sa may sakit. O Jesus, aming tagapagpagaling at anak ni Maria, idinudulog namin sa iyo ang lahat ng mga may sakit. Ikaw ang Panginoong nabuhay na mag-uli at nagliligtas sa sanlibutan. Patuloy kang nananalangin para sa amin sa Ama, kung paano mo binigyang lakas ang iyong ina sa paanan ng Cruz, gayon din naman, palakasin at aliwin mo kaming mga nagdurusa. Pagkalooban mo ng liwanag ang naliligaw ng landas, aliw at kapayapaan ang mga naliligalig, tiyaga at lakas ang mga nagdurusa, pag-asa at tatag ng pananampalataya ang mga nanghihina at nawawalan ng loob. Pakinggan mo, Panginoon, ang pagdulog ng iyong ina na namamagitan para sa aming mga makasalanan. Ipadala mo ang iyong Espiritu upang kami ay pagalingin at ipagbalik sa kaganapan ng buhay. Amen. Panghuling panalangin. O aming Ina at Reina, Nuestra Señora del Pilar, aming Ina at pintakasi ng aming sambayanan, kami nagpapasalamat sa iyong walang sawang pagkakandili at paglalaan ng sarili para sa aming ikabubuti at ikapaglalapit sa iyong anak. Marapatin mong huwag kaming pababayaan sa oras na kami ay dumulog sa iyong harapan. Lingapin mo kaming lagi sa iyong piling, O Nuestra Señora del Pilar. Ipanalangin mo kami sa iyong anak, kaming lahat na mga namimintuho sa iyo ngayon, ang bawat pamilya na bumubuo ng aming sambayanan, at lahat ng nangangailangan ng mabuting balita ay iyong pagkalooban ng buong pagmamahal sa ilalim ng aming di matingkalang pamimintuho. Mahal naming Reyna, lagi mo nawa kaming tulungan. Ihatid mo kami kay Jesus at doon ay makararanas kami ng buhay na walang hanggan. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili pong nakaluhod para sa pagbabasbas. Magandang tanghali po. Tayo ngayon ay napapanood ng live sa Facebook page ng TV Maria. Ang paring mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rutzen Paragas. Magsitayo po ang lahat.
Sama-sama nating simulan ang ating pasasalamat sa Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay unang Sabado ng buwan ng Enero. Unang Sabado ng taong 2019. Iabot natin sa Panginoon ang ating pasasalamat, ang ating mga panalangin para sa ating mga sarili, para sa ating mga mahal sa buhay at sa lahat ng taong humihingi ng ating panalangin. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap sa Panginoon. Alalahanin din po natin ang ating mga nagawang pagkukulang, ang ating mga kahinaan at ang ating mga kasalanan. Humingi po tayo ng awa at patawad sa Poong may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pinagindapat mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya nawang isinilang ng mahal na Birhen sa kanyang pagiging di na iba sa amin ay mapagindapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak,
huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok lahat sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, magtatatlumpung taon na si Jesus nang magsimula siyang mangaral. Ayon sa palagay ng mga tao, siya'y anak ni Jose, na anak ni Eli, na anak ni Matat. Si Matat, noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta." May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tingnan mo."
Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Pasko pa po at of course New Year, no. Batiin naman natin ang Merry Christmas at Happy New Year ang ating mga katabi sa kanan, sa kaliwa, sa harapan, sa likuran, sa ilalim, sa ibabaw. Magandang hapon po. Ngayon po ay unang Sabado ng buwan ng Enero at unang Sabado ng taon na 2019. Napakaganda po talaga at napakaraming tao ang unang linggo ng taon sapagkat ito ay unang linggo ng pasasalamat sa Panginoon. Kaya nga ang dami-daming taong nasa simbahan itong buong linggo na ito. Lunes maraming nagpunta sa simbahan, yung iba nga nagkumpisal. Martes, of course, dahil January 1 yon. Sunday schedule, ang dami-dami ring nagsimba noon. Pagdating ng Miyerkules, halos punong-puno sa baklaran. Ang daming nagpapasalamat, namimintuho sa mahal na ina ng laging saklolo. Webes, ang dami rin nagpunta sa St. Jude, nagpasalamat sa Panginoon. Biyernes, kahapon, ang dami-daming tao doon sa Quiapo. Malapit na ang translasyon, ang dami-dami ding naghahanda para doon. Maraming nagpasalamat, nagsimba, nagkiyapo, sabi nga. At ngayon po, unang Sabado, tayong lahat ay naririto sa Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament. At nawa, ito din po ay maging kaugalian din natin na sa tuwing unang Sabado ng buwan, we come and adore Jesus in the most blessed sacrament, plus our devotion to Our Lady of the Pilar. Lalong-lalo na kapag kaunang Sabado po ng buwan dito sa Archdiocesan Shrine ng Blessed Sacrament, mayroon po tayong monthly Eucharistic recollection. Yan po ay libre, dito ginaganap sa simbahan. Alas dos po yan. Mamaya ang ating rektor at kura paroko ang magbibigay ng ating Eucharistic recollection. Kaya if you have time, you stay, at sa mga gustong pumunta dito, punta po kayo. Ito po ay paraan ng ating pagpapalalim ng ating pananalig at pagpapaabot din ng ating pasasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng biyaya na ating tinatanggap sa isang buong linggo na nakalipas. At binabati din po natin ng Merry Christmas at Happy New Year ang ating mga kapatid sa iba't ibang lugar, ganun din at lalong-lalo na ang mga OFW na nakikiisa po dito sa ating misa ngayon. Dahil ngayon po tayo ay naka-live stream sa TV Maria, naka-Facebook live tayo. Kaya huwag po kayong sisimangot, ho. At lalong-lalo na huwag kayong matutulog. Mamaya pa po ang siesta.
Nakakatuwa ho yan. Lalo na yung mga kapatid nating OFWs na, lalo na yung mga may sakit na nasa ospital o nasa bahay, nanonood sila at nakikiisa dito sa ating misa. At hindi ko ho sinasabing basta nanonood lang. Sila ay nakikiisa. Kasi yung mga nanonood at nakikiisa sa live streaming, sila minsan sumasagot din. Minsan nagmisa ho ako, naka-live stream din. Tinatanong ko yung mga nagsisimba doon sa venue ng misa. At ang nakakatawa at nakakatuwa ho doon, yung mga nanonood sa live stream, sila sumasagot din. Kung ano yung tanong ko sa mga tao, so sila sumasagot din. So sila po ay aktibo na nakikiisa sa atin. Kaya po sa lahat ng nakikiisa, nanonood sa live stream natin, kayo po ay kaisang kaisa dito sa ating pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Kaya ang lahat-lahat ng pagpapala, biyaya at pagpapagaling ng Eukaristiya at pagkalinga at pagmamahal ng mahal na ina, ang Nuestra Señora del Pilar, ay inyo din po natatanggapin. Dadating at dadating din sa inyo saan man kayo naroroon. Kaya God bless po sa lahat ng nanonood sa atin. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, narinig natin si Nathaniel. Nagtatanong, sabi niya, "Can anything good come out from Nazareth?" Mayroon bang mabuti na manggagaling doon sa Nazareth? Ito hong ganitong pagtatanong, ito po ay isang attitude of prejudging. Parang ugali na mapanghusga. Marami ho sa atin ganyan. Prejudging people. Ang tingin sa iba, hindi mabuti. Wala tayong makukuhang maganda diyan. Walang magandang maidudulot yan. Yang lugar na yan, walang maganda diyan. Yung lahi na ganyan, walang kwenta yan. Yung mga ganyan ang kasarian, pariwara yan. Yung relihiyon na ganyan, hindi maganda yan. Salbahe yan. Napaka-judgmental po natin minsan sa mga ganoon. Pwede bang maging mabuti yung isang taga doon? Ayan, masama ang ugali niyan. Bakit? Kasi maitim ang labi. Di ba may kasabihan noon na gano'n, ano? Pag maitim ang labi, masama ang ugali. No? Kita niyo yung mga kasabihan na yan. Pati kasabihan natin, napaka-judgmental. Ho? Sa akin kami nagsabi, "Father, ikaw masungit ka." Hindi pa ako nakikita ng personal, ano? "Siguro, Father, ikaw napakasungit mo." Bakit ho? Kilay pa lang. Tignan mo. Anong kinalaman ng kilay ko sa ugali ko? Tagatundo yan. Basagulero yan. May sumpak na dala yan. Mag-ingat ka. Pupunta tayo sa Tondo. Naku, wag magulo doon. Malapit pa naman ang piyesta sa Tondo, no? Huwag tayong pumunta doon. Hindi tayo makakalabas ng buhay doon. Meron ho bang taga-Tondo na narito? Ay, kayo po, taga-Tondo. Kababayan. Kita nyo na, kababayan ko. Bait-bait. Taga-Tondo din ho ako. O. Mga Ilocano. No? Ilocano yan. Hala, wala tayong mapapala dyan sa Ilocano na yan. No? Kuripot yan. Meron ho bang Ilocano na narito? Ayoko, meron. Naku, si ano, hindi kuripot yan. Nilibre ako niyan sa Starbucks. Kuripot ba yun? Totoo ba yun? Ako ho, galing ho ako sa Ilocos nitong December lang ho. At ako po ay mayroon ding batchmate na pare na Ilocano.
si Father Andres Ilocano ho yun, ang aking pogi at napakabait na batchmate. At sigurado ho ako, sa aking nakita, naranasan at nalaman, Ilocanos are very, very, very generous. Kahit noong hindi pa ho ako pare, at siguro kung nanonood si Father Andres sa atin, sigurado ako pag napanood niya to, ililibre niya ako mamaya. Ipapanood niyo to sa kanya, ha? Tagasikihur ka? Naku, aswang yan. Mambabarang yan. Kakatakot dun. Etc., etc. Many times in our lives, we have done that. Prejudging. Tayo din nagiging mapanghusga, lalong-lalo na sa panahon ngayon. We are living in a world with so many lies and fake. Maraming kasinungalingan, maraming peke, kahit sa social media. Ang dami-daming peke, parang maganda, parang totoo, pero kasinungalingan, peke. Kahit sa labas, maglakad lang ho kayo dyan sa abenida, makikita po ninyo ang dami-daming peke. Naku, baka magalit sa akin yung mga nasa abenida. Ang dami-daming peke. Peking damit, peking sapatos, peking alahas, peking gadget. At nakakalungkot din ho, meron din hong mga peking kaibigan. May peki din na mga ngiti. May peki din na pagmamahal. Kaya ho, tignan mo, danasin mo, alamin mo muna bago humusga. And I think the answer of Philip in the gospel is very, very good. And it is a very good reminder for all of us. When Nathaniel asked, "Can anything good come out from Nazareth?" Philip said, "Come and see." Come and see. Bago ka humusga, tingnan mo muna. Pumunta ka. Makita mo, maranasan mo, at saka mo lamang sasabihin kung ano ang tingin mo sa kung ano yon o kung sino yon. Tsaka mo husgahan, alamin mo muna, kilalanin mo muna si Jesus. And when Nathaniel experienced and have known Jesus, he was blown away. Nagulat siya kay Jesus. He was so amazed. He was so astonished. He was so impressed by the wisdom of Jesus, by the holiness of the Lord, and everything about Jesus. Nakilala niya kung sino talaga si Jesus. Pero kung hindi niya pinuntahan, hindi niya kinilala, hindi niya inalam, hindi niya na-experience that beautiful encounter with the Lord, malamang ang iiral pa din sa kanyang isip at sa kanyang puso ay maling panghuhusga. And this is the gospel's reminder for all of us. Stop being judgmental. Huwag basta-basta humusga. Try to experience people. Many times in our lives, my dear brothers and sisters, aminin natin, we have done that.
prejudging. And many times also, we have proven wrong in our judgments. Mali pala ako. Mabait naman pala siya. Mataas lang ang kilay, pero mabait naman pala. Mukha lang siyang hindi naliligo. Pero mabuti ang kanyang kalooban at puso. Maganda naman pala doon. Maganda naman pala doon sa tundo. Maraming tindahan ng tukneneng. Napakamura ng pagkain. Masayahin pala ang mga tao sa tundo kahit napakapayak ng buhay. Maganda pala doon sa gagalangin tundo. Siyempre, taga doon ako eh. So, ang ganda-ganda pala doon. Parang tourist attraction. Siguro pupunta na kayo sa tundo, no? Sabi nga, tundo man, langit din. My dear brothers and sisters, before saying anything about a thing, about a place, especially about a person, remember always the words of Philip. Come and see. Stop being judgmental. Come and see. Tignan mo, danasin mo, alamin mo. God bless you. Narinig na natin ang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin. Nakikita niya ang ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid at muli nating hinihiling ang kanyang tulong. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway walang takot na magpatuloy sa pangangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya sa mabuting balita, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Sa kataimikan ng ating isip at puso, isama natin ang ating personal at mga pampamilyang kahilingan. Ang mga intensyong ipinangako natin na ating ipagdarasal. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Huwag mo nawang bigyang pansin ang aming mga makasalanang gawi, kundi ipakita sa amin ang iyong habag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Jesus sa sapsaba. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mo pong aming mahainan ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo aming tanan. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Luis Antonio na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gubilid ang mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Sa amin
Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. May pusong marunong magmahal sa kapwa, ibahagi natin ang kapayapaan sa bawat isa. Kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan po namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Saglit pong magsiupo ang lahat para sa isang paanyayo. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating monthly Eucharistic recollection ngayong araw sa ganap na alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ang ating speaker ay si Reverend Father Rudzen P. Paragas, SSS, at ang topic ay Youth and the Eucharist. Kapapaloban po ito ng confession at healing through the Eucharist. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at ganun din sa TV Maria at sa lahat ng nakiisa sa ating pagdiriwang ngayon. At bilang vocation director po ng aming kongregasyon, patuloy ang aking paanyaya sa mga kabataan na gustong subukin ang buhay seminaryo at pagpapari o kaya naman pagiging religious brother. Kung kayo po ay nagdi-discern ng inyong bokasyon, kayo po ay maaaring dumalo, makiisa sa aming ginaganap na Vocation Discernment Gathering every third Sunday of the month dito sa Santa Cruz Church. Kung meron po kayong mga kilala ng mga kabataan na pwedeng magpare o gustong subukin ang pagpapare o pagiging religious brother, papuntahin po ninyo sila sa akin. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na Eukaristiya ay naihandog na. Ipagpatuloy natin ang misyon ng pagmamahal. Salamat sa Diyos.